today's vlog. As you can see the title, saan nga ba aabot ang 5,000 pesos nyo dito sa Italy, or ang equivalent ng 5,000 pesos dito ay 100 euro, pero may sukipa. So, ganun yung calculation. So, ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili namin. Kanina hindi ako masyadong nakapag-video sa supermarket kasi bawal. Bawal, guys. Pero medyo, umano ako, pumuslit ako ng konti para ipakita sa inyo yung mga sample ng presyo. Bumili kami sa Conad kasi isa nga pala, guys. Kaya 100 yung budget namin ngayong week. Kasi meron kaming ayuda ni Mayor. Dito kasi, guys, so mga taga dito, alam mga Pilipino yan. Kasi ngayon, crisis. May binibigay na ayuda ang kumunin namin or yung barangay namin sa mga taong mahihirap kagaya namin. I mean, sa mga taong na nabawasan ng trabaho. Sa madaling salita, kakaunti yung sweldo. So, ayun, isa sa kami sa mga nabigyan. Kasi nga ako, wala akong work, stay-at-home mom, tapos si Babe, nabawasan pa siya ng work kasi nga, di ba, may ano pa rin tayo, meron pang pandemic. So, malaking tulong to yung binigay sa amin ng ayuda ni Mayor. Tingnan natin kung ano yung mga nabili natin sa 100 euro or sa 5,000 pesos. Ayan. Wait, ako ba ang mga labi-labi? Balan. Ang bigat dito. Dito ko ba dapat ilagay? Ayan. So, ayan yung mga pinamili namin. And, ayan. Naka-apat na plastic kami. So, ibababa ko na lang para makita nyo. Actually, kanina, yung pamimili namin ni Babe sa grocery, parang get what you want. Parang gano'n. Basta, as long as 100 euro lang yung magagastos namin. Hindi ko siya pinagbasihan sa, ano namin, sa meal plan na nakalista dito. So, go with the flow lang kami kanina. And, ayan, 100.77. So, ayan siya, guys. Kita nyo? So, ayan. Simulan na natin. Ito, binili ko tong cereals kasi sale to. And, siguro nakakabili lang kami nito isang beses sa isang buwan. Yung sa para sa amin na. Kasi tong cereals na to medyo mahal. Binibili ko na yung mura. It's, ang presyo nito ay 4.60. Parang yung sale siya. And then, ito, biscuits. Sale din siya, 99 cents. Binili ko siya kasi favorite ng anak ko to. Itong Nubelino. Ang sarap niya. Sobrang tamis. Ito, bumili din ako ng isda, tatlong perasong isda na salmone. 7.11 siya. Sale din siya, kaya may lingaw sa sale, guys. Pasensya na, alam niyo naman. Pero, hasta sera, o mamayang gabi, kakainin namin siya. Tatlo lang yung binili namin kasi malalaki yung gayat. And, since si Matias, hindi niya kayang ubusin yung isa, hati na lang sila ng kapatid niya, sila ni Agatha. Eh, dito yung mga crackers, grissini, o yung mga pangmeryenda din ng mga bata. And yung pang-almusal na biscuits. Kasi, tapos ito, yogurt. Ano ba tawag nyo doon? Kasi dito, yogurt. Sa Pilipinas yata, yogurt. Okay? Bumili din ako ng dado, nabawasan ko na kanina kasi nagluto na ako. Sobrang pagod na kami kanina. Kaya, sobrang gutom na rin. Kaya, binawasan ko na naglutong muna ako bago mag-vlog. And yung hotdog, last week hindi kami kumain ng hotdog. So, ang isa nito ay 39 cents. So, bumili lang ako ng dalawa kapag ano, for Friday. At saka tong surimi. Tong surimi ay basta na sa 1 euro something. And bumili din ako nitong lievito o pangpaalsa ng pancake or ng pag nagagawa ko ng cake or ng tinapay. Next naman, bigat nito kasi bumili rin ako ng mga clementine or oranges ng mga bata. Ito yung mga, mahilig ako maghumingi ng mga ganito, yung mga babasahin or yung mga menu nila or yung mga suggestion nila na pagkain na healthy. Sobrang, alam mo mga Italian, guys, ito. Sobrang hanga ako sa kanila kasi karamihan sa kanila ay nagpo-focus sa mga pagkain na healthy talaga. So, ayun yung sikreto kung bakit mahaba ang buhay nila. Ayan! Speaking of, si Babe nag-create dito kasi dati nakakita kami dito ng ganitong brownie sa Lidl, sa isang tipo ng supermerkato. And biglang nakita niya to, at mura lang naman siya. Then ang sugar ay 59 cents. And then ito yung panlahok sa pasta. Ito yung panlahok sa pasta na cream. Nilalawakan ko lang siya nito.
At saka ng yung cubes na ano siya, na kare, yung maliliit. Ano ba tawag nun? Basta cubes na kare, kasama with pasta. Sold na ang inyong dinner. Then yung pasta guys, ito, Barilla. Gumila ako ng 4. Yan. Ang number niya is number 11 at saka number 5. Gusto yung 4 nito, sold na for 1 month namin. Bumili pa rin ako ng mga pasta na maliliit, yung ganito. Ito naman, yung tatak niya ko na 39 cents lang siya guys. So, bumili ako ng 3 nito. At bumili rin ako nitong trophy eh. Barilla din siya. 1 euro lang siya guys. Ito naman, bumili ako kasi masarap din siya. And for the kids, kapag yung sobrang madalihan lang ako magluto, luluto lang ako ng zucchini, tapos bawang, and then ito, lalagay ko na with oli-oliva. Sold na ang kanilang ano, dinner or lunch. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyong cube. Cube na ano siya, na karne. Pang ano siya, pwede siyang pang carbonara. Pwede, ano, ito yung ginagawa ko. Nilalang ko siya ng panat as ito. Pang kolasyon pa rin, pang almusal na tinapay, yung brioche. Yan naman ay sealed. Then nakita ko sa kauna-unahan ng supermarket. Pinaka-importante ay lahok syempre sa pasta. At itong pumaring tatak niya, Star. And nag-sale din siya dun sa Conad kasi. Hinanap ko kung ano yung mga pinakamura. And ito yung nakita ko. 55 cents isa. So, pwede na rin. Bumila ko ng 3. Sold na din to para sa isang buwan namin. 3 pirasong ganito. Nakita ko din tong sale tong ganitong type ng milk. May iba't ibang types ng milk. Merong fresh milk. Ito, fresh milk talaga siya na may expiration date siya na hanggang January 15 lang. So, ngayon ay January 11, Monday. So, ito yung iniinom talaga ng mga bata. Hindi pwedeng mawawala to kasi si Agatha hindi na siya dumedede sa akin. So, bumili ako ng 4 nito. Sold na to, hopefully, for hanggang Monday. Pero, hanggang Friday. Ito naman, Yakult, para sa mga bata, pampalakas ng immune system. 369. Nagbago ng packaging siya. Dati, yung kagaya na sa Pilipinas, yung isang hilera, yung naka-anim siya. Ngayon, ang cute, medyo cute siya kasi naka-box. And, isa pa, meron pa kami isang type. Ito siya, Actimel. Ito yung Gatorade ni Babe kasi bumili lang siya. Hindi kami lagi-lagi bumibili ng ganito. Pero since si Babe pang gabi, kailangan niya ng, ano, ng hindi pang paanto. Kailangan niya ng energy. So, bumili kami isa lang. So, ito, kalating kilo ng karne. 3 euro and 23 cents siya. Ay, karne pala, ng giniling. 3 euro and 23 cents. So, ang ginagawa ko dito, panlahok nga sa, ano, sa ragu, pasta bolognese, or kaya, kapag yung gusto kong, kapag gusto kong magluto ng kanin, ginagawa ko siya, ginilis ako siya sa sibuyas. Puro gisa. And then, bumili kami ng 2 itong mozzarella kasi tarela kasi pag nagpipizza kami ni Babe or kaya pag nagdadala siya ng tinapay dito sa bahay kasi nag-work siya sa tinapayan. Ito, nilalagyan ko lang ng mozzarella, parang pizza type. And 2 perasong limone or lemon, 73 cents lang guys, kaya bili na kayo. Ito, patatas. Importante din sa amin itong patatas. 2 kilo ay 198 kasi ito yung mga importante kinakain namin. Pasta, rice, at saka patatas, at saka yung beans or yung munggo. Ay yung mga laging laging meron sa pagkain namin. Ito, broccoli, importante. 1 euro lang siya. So, 1 euro ay 58 pesos. Kasi sobrang pagmamadali ko kanina, ito yung nakuha kong banana. Hindi yung ano, nakaano na siya, yung nakabalot na siya. 1 euro and 18 cents. Move on to pomodoro o kamatis. Ito ay 500 grams ng kamatis. 1.99? Ang mahal. Si Babe ang pumili nito eh. Minsan kasi yung mga lalaki pag nag-grocery, basta lang nakuha, hindi nila tinitingnan yung presyo. And that's not good. Cheese, at itong teh, or tea. Ang pinili ko ngayon may flavor at saka itong green tea para sa akin kasi pag sumasakit yung chan ko. And ito, another almusal, pang almusal namin sa umaga, tinapay. Ayan, kape 200 grams. Tapos yung mga oferta na karne, ayan, 648. Isang tapos yung 200 grams na karne, ganyan, 160. Oil, 990. 12.50. Ano yung bili natin? Maliit lang kailang. Ito mas malalaki, 11.50. So,
ayun guys, ito kung saan aabot ang 5,000 pesos nyo dito sa Italy. So ayun, thank you guys for watching and I hope you like this video.